guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. Guys, nandito na naman tayo ngayon, nagbabalik para isa na namang bike check video. Ayan, dito yan syempre sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Nakasulat para rito, pahulugan. Ayan, pero andito yung tarpaulin nila guys. Ayan o, Jacob Apparel and Bike Accessories. Ayan, so magpa-bike check tayo dito syempre guys ng budget mountain bike worth 7,000 pesos lang yan guys. Budget na budget. Tamang-tama sa mga naghahanap ng pang-exercise dyan at pamalengke, di ba? You know? Ito ang ating iba bike check guys. Bike Tech Adventure. Ito, oh, di ba? Sounds like bike check. Pero bike tech yan, oh. Hanggang dito na lang guys. Muntik na tayo magpaalam. Wala nang intro guys. Simulan natin ang bike check nito, oh. So yan guys, ang ating iba bike check ngayon, syempre ang napakagaang sa bulsa at budget mountain bike, ang Bike Tech 716 Adventure. Ayan. So syempre, sisimulan natin ang pababike check sa kanyang frame. Kung makikita natin guys, matte black ang ating frame. Pero may mga available dito guys na ibang kulay, kagaya nitong gray. Ayan, may available na gray. Meron ding available na blue. At blue uli, light blue and blue. Ayan, so bahala na kayo. Ay, hindi pala. Ito lang pala, gray saka ito. Bike Tech din to, no? Ayan, light blue saka gray. Saka ito pa pala, red. Ayan, pero ibabike check natin yung itong matte black na to. O, ito na, dami niyong pwedeng pagpilian, no? Siyempre, dito yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Ayan, hanapin nyo lang si Kuya. Lorenzo. Kuya Lawrence, ayan o. Ayan, hapin nyo lang si Kuya Lawrence. Simulan natin ang bike check. Matte black. Itong nasa harapan natin, mayroon red, may light blue, saka blue. Hindi siya smooth welding, guys. Marami siyang uod ng pagkaka-welding. Tapos, yung head tube niya ay straight, guys. Straight yan, pero may konting bukol lang dito. Nagmukha lang siyang taper na ano lang yan, design lang yan. At may logo ng Bike Tech, letter B, sa letrang B. Ayan, at ang down tube niya guys, pabend ng konti dito. Ayan, yung ano niya, yung mga decals niya guys, pintura. Kitang-kita na kagad na pintura yan. Oh, diba? At syempre, internal cabling tayo. Isa, tapos isa rito. Tapos yung kanyang preno, yung kable ng preno, dumaan dito sa top tube. Hanggang dito sa seat stay. Ayan. At syempre, kung may pinasok ka rito, may ilalabas ka yan, no? Dyan lumabas. Dalawang kable. FD saka RD. Papunta rito yung FD. At doon lumabas yung... Ah, sorry. dito dumaan yung RD. At dito lumabas yung FD. Ayan. Oh, diba? At dito syempre, meron din dito nga uod ng pagkaka-welding saka dito. Ayan. So, yun yung ilan sa ano nung frame. Tapos dito guys, sexy ano. Oh, di ba may bewang. Tapos may bridge. Dito straight lang to guys. At may bridge din. Tapos pa rectangle lang shape nito. Ganun din pa rectangle din to. At yung dropout niya guys, kitang kita na oh. Ang laki ng dropout niya. Oh, di ba? At yung top tube niya guys, malapad to. Dito malapad. Then pakitid dito. Yung ano niya, yung geometry saka yung design ng frame niya, basic na basic lang guys. Syempre budget mountain bike yung tinitingnan natin dito. Kaya halos basic lang din yung design. Pero ang ganda ng ano niya pagkakagawa guys. Oh, promise. Hindi mo yung aakalain na worth 7,000 lang tong mountain bike na to. Syempre meron niya lalagyanan na malamig na malamig na beer. Ayan dito. Oh. Oh, nakatipid ka pa ng ano, 20 pesos. Nabili ko niya sa 10 piso isa. Hindi, joke lang. At syempre, dito sa kanya suspension fork. Oh, kita niyo naman, guys. Naka-suspension fork siya. San ka pa? Meron siyang manual lockout. Close open. Preload. Ayan. At syempre, bakal. Baka kakalkalkal yan. Ayan, bakal yan. 105mm ito. 105. Yung travel ng kanyang stanchion. Palagay ko hindi mo ma-maximum dito yan. Kasi meron na dito ang sticker, oh. Meron na yung sticker dito. Hindi mo naman mapapaabot dito yan, eh, no?
At may sticker syempre dito ng Bike Tech. Yan, maghihiwalay at maghihiwalay din yan. Parang relasyon lang yan. Hindi, joke lang yun. Bitter. At syempre yung hubs niya, bakal. Naka-bolt type pa yung kanyang axle guys, hindi siya quick release. Tapos, naka-crown bearing. Bakal lang spokes, bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 souls ang ating hubs. Bakal lang spokes again guys. At double wall aluminum alloy. Ayan o. Meron siyang ano, nakita ko to sa cult yata to. Itong rims na to. Yan. Sabi nila reflectorized daw yan. Ang ganda ng rims niya. So, panalo tayo sa rims. Tapos yung gulong niya guys, fast rolling. Maliliit yung spokes niya. Ito yung size ng gulong niya guys, nasa kabila. 27.5 by 2.35. Nakikita niyo ba guys? Ito. 27.5 by 2.35. Ganda ng gulong guys. Road na ano to. Tamang-tama to sa kalsada guys. Sabi nga sa inyo, pang malengke, saka pang exercise. Pero pwede nyo rin pang biyahean guys. Hindi kayo maiiwan dyan. Nasa binti naman yan eh. Nasa pumipidal, wala sa bike yan. At again guys, yung hubs niya ay bakal. Tapos, crown bearing yan guys. Bolt type. Pero hindi siya quick release guys. Pero pwede na yan guys. Dala ka na lang ng tools. Madali lang naman mag-backlash niyan eh. Bakal. Tapos bakal din ang ating spokes. Bakal din ang ating rims na double wall alloy na rim. At ito talaga. Gandang ganda ako sa rims na ganito guys. May design kasi siya. Yan. At yung gulong niya guys. Ito talaga. Wala akong makitang tatak. Pero yung size niya 27.5 by 2.35. Medyo malapad siya. Malapad talaga. 3.5 talaga. Ayan. Pero double check natin guys. Parang hindi ako makapaniwala na 3.5 eh. O 3.5 nga talaga guys. 2.35. Lapad nito. At syempre dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Pakinggan natin. Ayun. Ang tahimik niya guys. Promise. Makakatulog ka. Para kang pinaghihili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed na threaded type. Kung hindi ako 13 teeth to, ayan, 13 teeth to 32. 13 to 32. 13 pinakamaliit, 32 yung pinakamalaki. At naka Shimano TZ Tourney ang ating RD. Nakalagay dyan. Kulay pula ang kanyang ano, plastic pulley. Siyempre sa guide pulley, naka-plastic din yan. Yan. At ang kadena natin, Narrow Z. PFC ZS1. Hindi ko alam kung ano yun. Apakadaming numero. Apakadaming letter. At ang ating crank set guys. Baka lang crank arm. 170mm. Square tapered. Sealed bearing yan. Tatlong chain ring. Lahat ay bakal. 24, 34, 42. O, diba? Parang nagbibingo lang tayo. At ang ating FD ay clamp type na may tatak na Shimano. Ayan. Pero guys, may nakita ko dito yung frame niya. Ayan. Disc brake. Tapos may Corona. 27.5 wheels. Designed by Bike Tech Bicycle. So, kita-kita natin yung pagkakapitura niya guys. Hindi ganun ka kalinis. May mga shadow. May mga ano para siya. Parang sobra-sobra. Pero hindi na big deal yun guys. O, diba? Tapos, yung seat clamp natin guys, alloy. Na 27.2 yung ating seat post, made of bakal yan. At ang ating pedal, uy sandali guys, parang aluminum yata to ah. Ah hindi, plastic guys, kasi kung aluminum to guys, panalo talaga sa presyo. Pero matibay na to guys, yung plastic na to, ang tigas oh, ang lapad oh. Oh, ball bearing yan guys. Ayan. Pero magiging smooth din yan pag ginamit mo. Kakatulad sa akin, naging smooth. At yung upuan niya guys, ang kapal ng foam nito. Oh, hindi ko pa hinahawakan. Kitang-kita ko na kagad makapal. Dito pa lang oh. Kapal na oh. Oh. Maiksi, pero mataba. Ayan. Sa mga mahilig sa mataba dyan, tamang-tama to. At malapad yung pisingin ng puwet. At meron ditong kanal, dyan dadal yung ihi mo. At may konting ihiwa, dyan dadal naman yung utot mo. So pwede mo na hindi itash yung puwet mo dyan. Utot ka lang ng utot dyan. Ah, diba? Ang kapal talaga ng foam guys. Sa antigas. At ang handlebar niya guys, 660mm ang haba. Kasama to. Sinukat ko to. Itong bar end yata tawag dito.
Ayan. At ang kanyang handle, grip gomang goma, guys. Bakal na may tatak na bike tech. Ayan. Straight na straight yan, guys. Unat na unat. Tigas na tigas yan. Kasi bakal sa gawa sa bakal yan. O baka may iba kayong isipin. Ano? At ang kanyang lever ay combo shifter. May preno ka na. May shifter ka pa. O, diba? Sulit. O, paano ba ginagamit to? Ayun. Hindi ako sanay gumamit ng combo. Dito pala yan. Ayun. Ayan. Tao na tayo. Ayan. Hindi kasi ako nakagamit ng combo eh. Yun. Sanay na ako mag-combo shifter. At syempre ang stem natin ay 65mm na positive negative na may tatak na bike tech. Ayan. Pwede mong baliktarin yan. Nasa sayo na yan. Pero kung akin to, ibabaliktad ko yan para bumaba. At meron tayong tatlong spacer dyan, guys. 10mm saka dust cover na aluminum, lahat yan ay aluminum. 15mm yata to or 20mm. Medyo mataas talaga siya, guys. Pagpalit-palitin nyo na lang, lagay nyo lang sa taas. At syempre ito yung ating ano, caliper. Ayan. Ang caliper natin ay ano tong tatak na to? Super brake jack. Jack ba jack? Ayan. Pero okay na tayo sa mechanical, guys. May preno ka naman. Hindi na mahalaga kung mechanical or hydraulic disc brake. Ang mahalaga, may preno yung bike mo. At ang syempre, ang rotor natin ay 160mm. By the way, ang caliper natin ay IS mount. Mas gusto ko nga yung IS mount eh. Safe na safe. Hindi malolostred yung fork mo. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Naka IS mount ang kanyang caliper na ang kanyang tatak ay jack. Parang jack rabbit lang yata, eh, no? O lassi rose. 160mm na rotor. At ito guys, ang ganda, may stand. So, hindi ka naman mamumblema kung saan mo itatayo yung bike mo. May stand na kasing kasama. Ayan, no? Oh, ang ganda nito, guys. Palagay ko, wala na ako nakasimutan dito. Sulyapan uli natin to, guys. Again, 7,000. Panalo-panalo to, guys, sa 7,000, no? So, ayan, guys, ang ating bike check video ng Bike Tech Adventure or Bike Tech 716. Ayan. So, nagkakalaga again, guys, to ng 7,000 pesos only. Dito yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Dito yan sa Kay Pompo, Bulacan. So, meron din silang branch sa Bukawi. Alam ko, meron din silang stock nito. Sa harap naman yan ng Yanga. Doon sa tulay ng bagong palengke ng Bukawi. Along MacArthur Highway lang. So, ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gusto mag-avail nitong Bike Tech Adventure /716. Nagkakalaga ng 7,000 pesos. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Ang mura na nito, guys. Oh. So good na rito. Ayan, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo ang masasabi ninyo dito sa Bike Tech. Ayan. At syempre, huwag kalimutan pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Road to 6,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kita kayo sa susunod na video. Bye-bye!